Hello po mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay muli. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Panibagong reaction po tayo ngayon. Dito po tayo kay Papa Dean's TV. Nung isang araw, nakausap niya ito si Amaro kasi tinanong patungkol dun sa grado. Pero bago yun, maraming salamat po to my new subscribers, mga silent viewers, mga nagla-like, nagko-comment, nag-share po sa aking mga ginagawang reaction. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Shout out po sa ating pinuno, ka-business official, Papa Dean's TV, and ka-business family. Suportahan po natin sila. At ang aking mga kasama mga reactors, Sanem Reactors TV, Kalingap Turak, Taong Gala, Ma'am Fleur's Channel, Alminda Mix Vlog, and I myself. So yun. At saka yung mga kagwas. Kalimutan ko yung ating mga kagwas ng ka-business official. Marami sila. Ilalagay ko na lang po yung kanilang mga pangalan. So ito, patungkol kay Amaro, kung hindi ako nagkakamali, nabanggit dito ni Papa Dean's na, kasi tinanong eh, so grade 5 pa lang siya. Ang last birthday niya, siguro 2 months ago, tama ba ako, 13 years old, pakikorek po kung mali ang sinabi kong edad. Sa edad niya na 13, parang kaedara niya yung isang anak ko na grade 8. Yun. So, parang na-delay yata yung pag-aaral ng batang to. So, ano nga ito ni Papa Dean's, yung grado ng bata, since transfer siya. Kasi kinuha siya dun sa, ba yung lugar nila, Pampanga ba yun? Zambales. Umpisa na yung pasok eh. So, alam naman natin para dun sa mga nakapag-transfer na yung mga anak, iba kasi yung turo sa probinsya at pagdating sa syudad. Ibig sabihin yung mga textbook, minsan nade-delay yung sa province, mas ahead dito sa, lalo't nasa city sila, nasa Caloocan. Siguro naghahabol yung bata. Kasi mayroon siyang mga, ayun nga, mayroon walang mga grado, hindi nakagawa ng mga project. Tsaka mababa yung grado niya. Ano lang to eh, kasi nga nasa adjustment period pa tong bata. Pero kung gagabayan siya, tutulungan. Lalo ng tatay. Nandiyan naman si Istong kasama niya eh. Shout out kay Kagwang Istong official. Kaya eh, kung mapufokusan niya yung anak niya. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, naingit ako dun sa mga magulang na kasama yung mga anak na nag-aaral. Pauwi ng bahay, nandun ka. So, maitatanong mo sa anak mo, ano, may assignment ka ba? Ano yung mga kailangan, mga project? Kasi yun, hindi ko nagagawa eh. Pero, may paraan po ako. Kinukumusta ko lagi mga anak ko. Kung ano na yung nangyayari sa school. At the same time, alam ko, yung mga advisor nila, may contact din ako. So, kung may problema, nalalaman ko. Okay? So, ito kay Amaro. May ano pa naman eh, nasa first quarter pa lang sila. Sana, pwede naman laanan ng oras eh. Sabi nga niya, nabanggit ni Kagwang Istong na alas 9 daw pinatutulog lang niya. Baka ano, mas lamang yung oras sa cellphone. Diba? Kailangan may limit din. Tsaka half day lang yung pasok niya eh. Yun nga lang, madaling araw, alas 5, pasok. Siyempre, gigising yun ng maaga. Supposed to be alas 4, maliligo pa, magbibihis, kakain. So, kailangan 5:30, nandun na sa school. Pero sakripisyo lang talaga pagka ganyan. Kasi half day lang naman, di pagkatapos pag out ng tanghali, di makakapagpahinga yung bata din, proceed na siya sa kanyang mga lessons kung meron mga assignments. Diba? Tapos nabanggit nga rin ni Kagwang Intoy na mas maganda kung maihatid din ni Istong yung kanyang anak sa school. Tapos makausap yung teacher. Si Junjun ang tinatanong ni Istong kung ano yung sabi ng teacher. Hindi dapat si Istong ang magpupunta doon sa school para alamin kung ano yung status na ng kanyang anak doon sa loob. Pasalamat nga lang dyan sila, Papa Dean's, na ano, nakasuporta sa bata. Siguro, ito nga tahimik nga doon itong batang to. Tinanong ni Papa Dean's, nag-one-on-one sila eh. Walang kamera, madaldal. Pag naka-kamera, nag-aalangan siya. Hindi nagsasalita. Ano na yun eh, siguro namimiss din yung kapatid niya, si MM. Kasi nga nagkahiwalay nga sila. At sana sa summer makauwi na dyan kung papayagan ng magulang.
matutulungan niya yung anak niya kasi magkasama naman sila eh. Disiplina lang talaga yan. Sa oras, tapos kakausapin niya kung nananahimik, nandiyan yung anak mo sa tabi mo, magbanding kayo. Parang yung mga ganun ba? Suggestion lang ito sa akin, nakagawang ito. Kasi nandiyan na eh. Abot kamay mo yung anak mo eh. Nandiyan na, katabi mo lang. Kayang-kaya mong gabayan, kayang-kaya mong disiplinahin. Eh, sabi nga ni Kagong Istong dito na ano, pag may mga project daw, sabi nila ate, nila Mrs. Kabusiness, isabihin lang sa kanya. Siguro para sa akin, ano, para sa tatay, kay Kagong Istong. Kung maaari lang, suggestion ko lang to ano, opinion. Total, magkasama kayo ng anak mo, magpakatatay ka na lang. Yung ibig kong sabihin dito, hindi ano, kumbaga iaasa na lang lahat kay Mrs. Kabusiness, kila Mr. Kabusiness. Iba pa rin kasi yung makikita ng bata kung paano siya i-care nung tatay niya. Katulad niya, nakikita natin yung resulta. Yung pag-aaral, hindi na ano, nasa grado eh. Kasi kung mataas yung grado, ibig sabihin, natutulungan yan ng mga magulang. O yung bata nagpo-focus sa kanyang pag-aaral. Kaya yung mga nangyayari ngayon, salamin na yan na may kailangan baguhin na style. Yun ang dapat ano yung isto. Kasi siya naman ang nakakakita sa anak niya eh. Verify mo kagad. Ikaw ang unang magtatanong sa kanya. O anak, kumusta ka na? Ano yung mga ginagawa niyo sa school? Ano yung kailangan mo? May mga ganito ba? Ganon. Para matulungan yung bata, maagapan. Ang kailangan tutukan ngayon ni Kagong Istong yung anak niya. Habang ano pa, nag-ano na yan eh, unti-unti na yan, nag-change na yung kanyang, nagbibinata na. Pero, tighting. Kaya yung behavior niya, parang nandun siya sa alanganin eh. Kung bata pa ba siya o ano na, sa tinis na. Isa pa yan, kasi grade 5. Baka siya lang yung nabanggit mo siya lang yung malaki. Isa pa yung nagiging awkward siguro yung bata. Kaya mas dapat siya siyang tutukan, Kagong Istong, na makapasa yung anak mo sa grade 5 para sa susunod, grade 6 na siya. Mahirap naman yung bumalik pa ulit dyan. Di siya na yung pinakamalaki dyan sa section nila. Kasi ano na eh, 13 years old na talaga. Pang ano na yan, pang high school na yung edad niya. Ako talaga mga kababayan, hindi pwedeng ano eh. Nilalaban ko talaga na kahit anong hirap namin, ayokong ma-stop yung mga anak ko kahit isang taon lang. Nung pandemic, struggle sa amin yun. Nandito ako, yung mga anak ko nandoon. Tulong-tulong na lang sila. Sabi nga ng tatay nila na stop muna. Sa susunod na lang. Sabi ko, hindi, tuloy yan. Bahala na. Pagtulungan ninyo na yung mga modules kasi ang hirap. Sabi ko, hindi pwedeng mag-stop yung anak ko. Tapos, yung mga kaklase niya tuloy-tuloy, mapag-iiwanan siya. Ayoko, hindi pwedeng ganun. Talagang in-insist ko. Kaya masasabi ko, nasa magulang din eh. At saka yung mga bata, kailangan ipaunawa natin sa kanila. Na hindi naman sila habang buhay mag-aaral. May katapusan yan. Kailangan magtiyaga din sila. Dahil para sa kanila yan eh. So yun ano, Ama Rosa, na makapanood ka nito ng aking ginawang reaksyon. Magsikap lang, tapos kung meron kang kailangan, ayan, nandiyan naman sila, marami kang mapagsasabihan, nandiyan yung tatay mo. Huwag kang mag-alangan, huwag kang mahiyang magsabi, maging open ka. Sa tatay mo, unang-una, nandiyan siya, katabi mo lagi. Huwag kang maglilihim kung meron kang mga, kung ano yung, bakit ka nananahimik, i-open up mo yan, Amarun, kasi kailangan mo yun. Siguro naman may kontak ka rin sa mama mo. Kailangan talaga open yung bata sa mga magulang. So yun lang, yun po yung aking reaction. Ano, sana maging okay na yung grado ni Amaro next year, next grading pala, next quarter. Salamat kay Papa Dennis dahil yun, talagang in-open up niya kay Amaro kung ano yung mga dapat gawin, na huwag mahiya talaga. Salamat sa Papa Dennis, kaya malaking bagay yun. At maraming salamat pala. Okay, hanggang dun lang po yung aking reaction. Ano? So, pasasalamatan ko lang po itong mga nandyan sa comment section. Ma'am Edna, Tila Cruz. Ito po yung mga sa... Kay Ma'am MK Inday, okay, shoutout. Ma'am Lisa Mahinay, salamat po. Ma'am Bless Vlog, shoutout po, salamat. Ma'am Abigail
Sandaga, shoutout po. Ma'am Neri Cañete, shoutout po. Ma'am J. M.G. J.C. Cañete, channel, shoutout po. Maganda, bulbul na. At Ate June Pascual, shoutout po. Ma'am Nora Mix Blanc, shoutout. Ma'am Salvi Guardian, shoutout po. Ma'am Soledad Belmonte, salamat po, shoutout. Siyempre, kay Indy Ocray, shoutout po. Kay Ma'am Sarah, shoutout. Tsaka, sa lahat po na nariyan, Ate Marilyn, Nicole Samiliano, Ralph, good morning po. Sa inyong lahat, mga silent viewers, thank you po sa suporta ninyo. Sana mag-focus na ito si Amaro sa kanyang pag-aaral. Iwasan, bawas sa pagsiselfon at si Kagong Istong, tutukan din yung kanyang anak. Dahil nandiyan naman na siya. Siya yung tatay. So, ingat po tayong lahat. God be the glory.